yung mga pinalan na nakapunta dito. Saan tayo pumunta? Talaga may selection process. Ano? So, yeah, tama yung sinabi ni Ma'am Rivar. So, the name of our organization is for the Philippines. And nandito ako ngayon sa Pilipinas para magbahagi ng mga libro sa mga schools na nangangailangan ng mga books to read. So, I am so happy to be here dito sa school ninyo para makapag-share naman kami ng kunting libro sa inyo. Pero, I will give you more kung malaman ko na talagang nagbabasa kayo ng mga libro. So, walang malaman. Sino dito ang mga nagbabasa ng libro? Huwag na kayong mahiya. Yan, okay. So, you're able to accessible. Because I know that sometimes ang pinigilin ka sa accessible, di ba? Okay. I am just really curious. Who owns a book here? Yung aside from ano, I'm not talking about textbooks, ha? Kundi yung talagang yung parang mga ganitong libro lang. Sino ang nagmamayari ng libro dito? Okay, good. So, isa lang. Okay, that is a sad truth. Kasi, yeah, that is a check right there. Good check. Na talaga kung tayo talaga, we are lacking books talaga. Diba? So, even sa library, kung di ang libro, and yung takot ng mga kabataan, is hindi rin talaga you guys don't own your own books. Pero, ang kagandaan nito, you have a library that you can use. Okay, who has experienced borrowing a book from a library before? Okay, very good. So, saan library kayo natupunta? Dito sa school. Okay, so meron kayong nahihirap na madali bro, diba? That's good. And do you also know na meron ding Vilcas Library? So, I haven't visited the Vilcas Library, pero I remember when I was in high school, palagi ako sa library ng libro, palagi ako sa library, babasa kami ng libro, kasama ko yung best friend ko. And I heard na yung Vilcas Library is very good, very excellent. Actually, parang nananalo kasi ano, parang mga awards dito. Kasi ano dyan si Ma'am? Yes, yeah, she's 1 year older than me. So, kasama kami yung dati sa Bumaracon. So, they have a very good library. So, halimbawa, Saturday, wala pa yung masyadong ginagawa. But the school is not accessible, then close naman siya. Guys, feel free to book your library. Maraming mga libro na pwede nyo yung kami. Diba? So, the question is, why am I doing this? Diba? So, bakit nga ba ako namiligay ng mga libro sa mga school, sa mga bata? You know, hindi ako naka-uwi. I've been in Utah for 20 years. Last time na muna ako sa Pilipinas, that was 16 years ago. And kasi I have 4 boys. So, isa ako lagi. So, I have a 16-year-old, a 12-year-old, 10-year-old, and an 18-year-old. So, maybe busy talaga ako sa buhay ko sa lista. But then, I have been thinking, you know, like, it's always my passion to serve others. And I have been thinking, ano yung magandang way na makapagsilbi naman sa mga Pilipino. Kasi even back in Utah, I took a lot of community service. But then it got to the point na parang sabi ko, okay, sabi ko, I think it's time for me to go. I think the Philippines is where I am needed. I think na yung energy ko, yung passion ko, I feel like mas malaki yung magiging impact dito sa Pilipinas. And I have a strong confidence sa inyong lahat. I love working with the youth, and you know why? I look at you right now, yun ano, naiyak na naman ako. Kasi ako parang iyak, balik ako pala. Another time, man. Yes. You know why I love working with the youth? I'm talking to all of you. Because you guys, you have the power to change the world. And I really mean that. I mean that from the bottom of my heart. Siguro hindi lang ninyo nararamdaman kasi bata pa kayo, di ba? Like, busy kayo sa pag-aaral ninyo, sa mga activities ninyo. But, if you think about it, you guys are very young and you are given the opportunity, the time in the world to just study and to just make a difference in your lives. This is the time that has been given to you by your parents, by your teachers, na mag-aaral lang kayo. Kasi sumunta at matanda na tayo, that's why. So parang may respect, nakikita natin yung mga ginawa natin yung mga bata pa tayo, di ba? Pero,
each one of you has the power to become great, to become successful. See, like, I'm even getting goosebumps right now, just even talking to you right now. Kasi, I have a feeling that maybe